Nagbago ba ang iyong buhay pananampalataya sa panahon ng quarantine? Para po sa mabungang buhay, tayo na po at magkapagpandasal. Kung kailan nagkaroon ng enhanced community quarantine dahil sa COVID-19 virus, maraming mga kwentong pananampalataya ang lumalaganap sa Facebook, sa Twitter at sa Instagram. Merong nagsabi sa akin na araw-araw na siya nagsisimba online. Meron din nagbahagi na ang kanilang pagdarasal ay naging pampamilya. Samantala noong una na wala pa ang virus, hindi sila sabay-sabay magsimba o magdarasal. At syempre, kung maisipang sumamo sa Diyos. Iba't iba ang dahilan sa mga ganitong klaseng kwento. Ang iba na uwi sa pagdadasal dahil naranasan nila sa Diyos lamang pwedeng kumapit nang nagkasakit ang kanilang mahal sa buhay at hindi sila pwedeng dumalaw at masakit po yun. Yung iba naman, natatakot dahil nakasalang sa panganib ang kanilang kapamilya at kaibigan na frontliners. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa na din. Ang aking kapatid po ay isa sa mga frontliners. Alam natin na maraming Pilipino ang health workers sa ibang bansa. Meron akong kwento sa inyo na nakita ko sa isang meme na kinakausap daw ng demonyo ang Diyos. Sabi ng demonyo, "Oh, tingnan mo, nagsara na ang mga simbahan at wala ng tao sa iyong tahanan." Sabi ng Diyos, "Hindi mo ba nakita na mas dumami ang aking simbahan dahil lumipat na ito sa kani-kanilang tahanan?" Ito po ang pakiramdam sa panahon ngayon. Ang Diyos mismo ang bumibisita sa kanilang personal na buhay. Kaya naganap ang mga maliliit na altar sa bahay at sama-sama ang nagsisimba ang buong pamilya online. Kaya manalangin po tayo. O Diyos, nawa ang pagtitipon ngayon ng mga sumasampalataya sa iyo ay magkaroon ng lalim na pagtitiwala sa inyong kapangyarihang iligtas kami sa panganib. Amen.